Hi guys, I'm back. Ayan, may bago na naman ako mga informative na gusto kong i-share sa inyo. First of all, I would like to greet you, have a good day to all of you. Ayan, at advance salamat na din guys sa mga sumusuporta at sa mga baguhan pang darating na susuporta. Thank you guys! So, umpisan ko na ang informative vlogs. Ayan, so, usapin tayo sa mga biyudo at biyuda, no? Mapababae, mapanlalaki. So, kung yung misis ay nawala ng asawa, biyuda ang tawag sa kanya. Pero kung yung mister naman ang nawala ng asawa, biyudo naman ang tawag sa kanya. Paano kung dumating sa time na gusto niyang umibig uli? Ang katanungan dyan, kailangan natin itong malaman, guys. Magkakaroon ba ng conflict kung mag-aasawa ka agad-agad? Depende kasi yan sa tao, guys, eh. Yung iba, matagal mag-move on. Yung iba naman, life goes on. Ganon. Kumbaga, madali silang mag-move on. Sige lang, magmahal uli ng bago. Diba? Pagpatuloy ang buhay, okay? Pero depende kasi yan, eh. Alam mo yung mga ganyan, pag umibig yung uli yung mga magulang nila, syempre, ipapaalam pa nila sa kanilang mga anak. Syempre, kailangan din intindihin yung sa loobin ng kanilang mga anak. Meron namang mga anak na hindi agad naintindihan. Meron namang mga anak na, syempre, pakiramdam nila, huwag papalitan yung nanay ko, huwag papalitan agad yung tatay ko, yung mga ganun. No, kasi ano yun, nadadala sila na kanila ng dami. Pero no, meron namang ibang sa bandang huli, naiintindihan nila, bibigyan na nila ng laya. Uunawain nila ang kanilang mga magulang na gustong magmahal uli. Lalo na naman kung makikita nila na ang magulang nila ay nagkakaroon uli ng sigla sa buhay. Pero hindi naman ibig sabihin na ang inyong mga magulang na nawala ay ipinagpalit ng tuluyan. Pero depende ka sa sitwasyon, di ba? So, ito na ang katanungan dyan. Maari ka ba agad mag-asawa? Makukulong ka ba? Makakasuhan ka ba? So, ito na guys yung na-search ko na gusto kong i-share sa inyo. Okay? Kasi noong unang panahon guys, kailangan pa daw maghantay ng 301 days bago uli ikasal. Okay? Bago ka uli magpasakan. Char. Pinapatawa ko lang kayo, no? Ito ay ang premature marriage na pwedeng ikaso sa mga nagpapakasal agad. Noong unang panahon yan, ha, kung ikaw ay nagpakasal agad, kahit na biyudo at biyuda ka, kung ikaw ay nagpakasal agad na hindi pa lumagpas ng 301 days, no? That was time before. Pero ngayon, bago na daw yung batas. Guys, itong akin sinerge na gusto kong i-share sa inyo, gusto ko lang ipaalam na ito ay galing sa mga napapanood ko din na may legal attorney na nagbibigay ng pre-advice. So, yung mga ganyan, interesado akong pakinggan eh. Tapos, gusto ko itong i-share. Excuse me po. Gusto ko itong i-share para naman sa mga nagagawi sa channel ko, di ba, mapanood nila. Ayan. Diba, napakalaking bagay na ma-share mo yung mga ganitong informative, no? So, ngayon daw, iba na. Kumbaga, ang tawag dito, hindi na daw yun krimen, okay? Base sa Republic Act 10655, amending Article 351, Revised Penal Code, na pwede ka na mag-asawa, okay? Kaya, so ang pinapoint dito, unang panahon, kailangan mong gawin yung pag-aantay ng 301 days, okay? Dahil makakasuhan ka daw ng premature marriage, okay? Pero ngayon, iba na daw. So, yan. Ayan, so matutuwa na yung mga gustong agad magpakasal. Matutuwa agad yung gustong muling umibig at pakasalan yung kanilang napupusuan. Nagpapasaya sa kanilang buhay, nagbibigay kulay. So, go for it! As long sana, wish ko lang sana, itong inyong bagong mamahalin ay magiging kasundo ng inyong mga anak. Ng buong kaanak, di ba? Maganda yun eh, kasi, pero hindi maiiwasan yung, hindi mo siya bet, hindi mo siya type, ugali niya, wait lang, okay. Biglang nag-alarm, kasi meron akong gawain ng 3 PM. Okay? So, meron pa ako ilang minuto para tapusin itong aking vlog. So, meron kasing mga nag-aasawa agad, tapos sila okay, pero
Ayan, i-continue ko lang guys. Meron kasing yung nagsama, nagpakasal ulit, sila okay silang magpartner bilang mag-asawa. Pero nagkakaroon ng problema, masingit ko na lang din sa mga anak. No? Kaya napakalaking bagay, sobrang perfect, yung nakita mo na yung pangalawang pag-asa mo, at the same time, kasundo pa ng mga anak mo, sobrang perfect yun guys. Ayan, I wish you good luck sa mga gusto pang pumangalawang pag-ibig. So, go. As long na yung taong napili nyo ay, lalo na kung yung mga anak nyo maliliit pa, no? At kung ito ay kung ito ang kanyang magiging stepfather o stepmother, dapat loving and caring ito sa mga bata. At huwag po tayo sanang maging pabaya na napapanood natin sa tupo na kagaya ng isang ama na umuwi siya araw-araw, hindi niya nakikita yung anak niya, nasa second floor, kasi hindi pinapakita ng stepmother, huwag daw lapitan kasi pandemic. Yun, hanggang sa nakarating na sa tulpo, binubukbuk para araw-araw. Pero yung araw-araw ka umuwi, hindi mo man lang yung makita ng personal ng iyong mga mata ang iyong mga anak. Sobra, kundi pa nakatakas yung mga anak niya. Hindi pa malalaman ng kamag-anak na gano'n sinapit. Nakatakas yung isang bata na ka, excuse me, shout out sa mga tumatangkil sa tulpo, isa rin ako dyan. So yung isang bata nakatakas, tapos yung isang bata na iwan doon, kaya syempre nakarating siya sa kamag-anak niya, naglakad lang siya, natandaan niya address yung bahay, at yun, na-rescue yung isa niyang kapatid. At yun na nga, nakasuhan yung tatay at saka yung stepmother. So yan, sana wala nang mangyari ganyan, okay? Shout out sa mga magulang na single dyan, mga Biyuda. Kung magmamahal po kayo uli, lalo na kung minor de edad pa yung inyong mga anak, mga maliliit na naiwan. At kung nagtatrabaho kayo, maalis kayo at naiiwan sa stepmother, stepfather, make sure na hindi napapahamak ang inyong mga anak, okay? Lagi nyo silang i-check, okay? Sobrang swerte nyo na kung talagang totally napakabait niya, loving, caring. Pero meron kasing mga tao na sa umpisa, mabait. Pero sa katagalan, lumalabas yung totoo kulay. Sinisipon ako, guys. Kumain kasi ako ng maanghang, okay? Thanks for watching, guys! Sana naibigan nyo. Marami pa akong mga iba vlog na isi-share sa inyo. Sana stay tuned lang sa aking mga i-upload na video. Medyo naging busy lang talaga ako.